Magandang araw mga kababata, narito na naman tayo para sa isa na namang video patungkol sa mga tradisyonal na larong Pilipino. Ang layong ko sa video ito mga kababata na maipakilala sa mga kabataan ngayon kung gaano kasaya ang mga laro noon kaysa sa paglalaro ng mga computer games. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong kwento, ay pakipindot lamang ang subscribe button at notification bell para maging update ka sa mga future upload natin. At kung meron kang gustong laro ng kabataan noon na gusto mo ipakwento o ipasaliksik, ay mag-comment lamang sa iba ng video ito. Maraming maraming salamat mga kababata! Patintero o harang taga. Hango ito sa salitang Espanyol na tinte, na ang ibig sabihin ay tinta na tumutukoy sa mga guhit. Tubiganay naman sa mga Cebuano ang tawag sa larong ito. Ang harang taga o mas kilala sa tawag na patintero ay maaaring laruin ng apat o higit pa ng mga manlalaro sa bawat kupunan. Kailangan munang gumuhit ng parisukat na may habang 5 hanggang 6 na metro at hahatiin sa 2 haligi na may 2 pataas na hilera depende sa dami ng manlalaro sa bawat kupunan. Bago umpisa ng laro, dapat ay pantay ang bilang ng membro ng bawat kupunan. Ang bawat team leader ng kupunan ay maglalaro ng jack and poi o toss coin para malaman kung sinong unang maglalaro. Ang mananalo ay ang siyang unang tatakbo at ang natalo naman ay siyang magbabantay sa mga guhit. Magsisimula ang laro oras na magtapik ng kamay ang leader ng bawat kupunan. Ang natalong kupunan sa jack and poi ay tatayo sa likod ng mga linyang ginuhit. Ang team leader na nakatayo sa linya sa gitna o kilala din sa tawag na patoto ay maaaring tumuwid sa iba pang linya kaya't napapadali ang pagkakataon na mahuhuli ang mga runner. Dapat makatawid at makabalik ang mga runner na hindi nahuhuli ng mga bantay. Kapag mayroong nakatawid at nakabalik sa mga runner na hindi nahuhuli o natataga ng mga bantay ay madaragdagan ng puntos ang kanyang kupunan. Ang mga runner naman ang magiging taya kung sakaling mayroong isa sa kanila ang mataga o mataya ng kabilang kupunan. Pero dapat ang mga taya ay nakatapak ng 2 paa sa linya pag nataga nila o nataya ang runner. Kung ang kanilang paa ay wala sa linya o isang paa lamang ang nasa linya ay hindi ito counted. Ang unang kupunan na makakuha ng pinag-usapang dami ng puntos ay siyang magwawagi. Mga kababata, alam nyo ba na may ibang version pa ang larong ito na kung saan mapapalitan lamang ang taya kung lahat ng mga tatakbo ay nataga na o tataya na? Sa modernong panahon naman ay may limit na ang oras ng mga runner at magpapalit na ang taya pag naubos na ang itinakdang oras kahit hindi pa sila nakakapuntos. Ang larong ito ay tumatagal ng ilang oras na kasiyahan at magandang ehersisyo para sa mga kabataan at sa mga young at heart. At ito ay hasa sa inyong bilis, liksi at teamwork. Payo lamang mga kababata, huwag sana natin subukang laruin ang patintero sa mga highway para tumawid at iwasan ang mga sasakyan na paparating at sumunod tayo sa batas kung saan lamang ang tamang tawiran. Hanggang dito na lamang mga kababata, naway nasayang kayo sa isang baliktanaw sa ating pagkabata.